Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Hello guys, good day sa inyong lahat. Welcome to my channel, this is Melvin Nazario, and you are watching Layas TV. So today's topic is about smart padala. Kasi maraming nagtataka, bakit ang arte-arte ng smart padala ngayon? Bakit kailangan ng ID? Tapos meron pang 6-digit code na nalalaman. Samantalang dati, ang dali-dali naman mag-claim sa smart padala. Pag may pumasok sa akin na text message, masok sa cellphone ko yung text message na, oh, meron kang matanggap na 200 pesos. Ipapakita mo lang yung text message sa outlet. On the spot, makukuha mo yung pera. Walang tanong-tanong. Basta, oh, pirmahan nyo po ito. Katunayan, nakuha nyo na yung pera. Ganun lang kasimple. Pero ngayon kasi, biglang nagbago si Smart Padala. Isa sa nakikita kong dahilan kung bakit nagbago si Smart Padala bigla, yung ipinasang batas, AMLA. Yung AMLA ay yung tinatawag na Anti-Money Laundering Act. Well, mamaya pag-usapan natin yung tungkol dyan sa bagay na yan. Pero konting trivia muna tayo. Alam nyo ba na si Smart Padala taong 2018 umabot sa humigit kumulang 26,000 agents nakakalat sa buong Pilipinas. Actually, proudly saying, isa ako dyan. Yung binigay ko sa inyong impormasyon, ayon lang din sa nasa liksik ko. Ang pagkakaintindi ko, o yung pagkakaalam ko, ang Smart Padala ay 17 years ng existing ngayong 2021. Dati kasi, napakadaling kumuha ng Smart Padala. Dati, Smart Padala na ginagamit through SIM toolkit, tapos nagbago, internet-based na siya ngayon. Hindi na gumagana kung wala ang internet. Dati, napakadaling kumuha ng Smart Padala. Dali mag-apply ng Smart Padala nga. So, pupunta ka sa wireless center, sasabihin mo lang na mag-a-apply ka ng Smart Padala. Isang valid ID lang, tapos babayaran mo yung SIM card. So, bahala ka na kung paano mo malalagyan ang laman yung Smart Padala mo. Dati ganon kadali. So, kahit wala kang business, pwede kang magtayo ng Smart Padala. Kahit nasa bahay ka lang, pwede kang magpa-skill. Smart Padala card numbers. Napakadaling kumuha ng pera. Dati kahit mga, let's say, 50,000 isesend. Basta may pondo lang yung Smart Padala mo, makakapag-send ka na. So ngayon, hindi na kasi siya ganun kadali. Dahil meron ng hinihingi na 6-digit code. Marami rin kasi mga kapartners na nagtatanong, bakit kailangan pa yung 6-digit code? Bakit kailangan cellphone number yung gagamitin para sa pagkakakilanla ni customer? Well, actually, based on my knowledge, ito yung isang nakikita kong dahilan. So, halimbawa, si customer is magpapadala ng pera, i-re-register mo siya gamit yung cellphone number niya. So, kasi sa atin, maraming tamad. Maraming tamad, so bahala na kayo kung sino yung tatamaan sa inyo. Kung magpapadala ka ng pera, kailangan mo siyang kilalanin yung customer mo. May tinatawag na tayong KYC ngayon, Know Your Customer. At meron ding CIS, yung Customer's Information System. So, yung paraan ni Paymaya Negosyo, kaya niya nilipat sa application para mapadali yung buhay natin. Yun yung totoo. Ang unang dahilan na lahat
nung transactions natin, imagine, no, meron 26,000 agents sa buong Pilipinas. So 26,000 agent lang naman yung hinahawakan ni Smart Padala na kailangan ma-save nila lahat ng data ng mga customer. So sa isang agent, pinakakonti siguro yung mga apat na customer maghapon, claim at send na yun. Yun yung mga nasa bukid-bukid na ganyan, nasa bundok-bundok ng tralala. Pero kung nandito ka sa Kamaynilaan na mga medyo urban na, urbanidad na yung sistema ng katayuan ng mga kabahayan, marami ng sasakyan, eh baka pinakamarami mong customer sa maghapon, siguro palagay na natin 30, 50 katao. So ibig sabihin, kung ganun karami sa 26,000 agents na hawak ni Paymaya, eh talaga namang napakalaki ng memory na kakainin para ma-save lahat ng data. So ano yung purpose nun? So eto na kasi, ano, merong ipinasang batas, yung Anti-Money Laundering Act of the Philippines, Republic Act number 10365, o yung tinatawag na AMLA. Yan yung nagbibigay ng utos sa Bangko Sentral ng Pilipinas para gumawa ng batas ukol sa daloy ng pera kung saan-saan. So yung remittance kasi, isa yan sa pinagtuunan ng pansin ng Central Bank of the Philippines. Bakit ka mo? Eh kasi number one naman talaga ang remittances, money remittance na dinadaanan ng pera. So kung yung dating Smart Padala, eh medyo maluwag, so hinigpitan nila sa paanong paraan. So dito na nga pumasok yung mga 6-digit na yan, yung mga code-code na yan. So marami nagtataka nga bakit cellphone number yung ginagamit. Yung nakapangalan sa ID, siya talaga yung yung may-ari ng cellphone number. Kasi once na magpapadala siya, hindi siya nakaregister, hindi ka makakapag-send dun sa application ni Smart Padala. Maliban na lang kung gagamitin mo yung pangalan mo. Halimbawa, ikaw, ako. Ngayari, ako, nakaregister ako. So, kung walang ID si customer, pwedeng gamitin ko yung registration ko kasi nakapag-send na ako ng ID, ginamit ko yung cellphone number ko. So, pwedeng ako mag-transact, which is maling-mali. Hindi dapat. So, ang dapat talaga, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi dapat. Napaka-risky, nakakatakot, nakakagimbal. So, dapat talaga, ang gagamitin natin is ID ni customer and cellphone number ni customer. So, para mapatunayan natin na yung cellphone na binigay ni customer sa kanya, i-re-register mo gamit yung ID niya. So, nakapaloob kasi dun sa application ni Smart Padala, ano yung trabaho, saan galing yung pera, ano yung address mo, saan ka permanenteng address mo, saan ka nagtatrabaho, ang dami niyan eh. Pipicturan yung ID, pipicturan ka pa, tapos itatype mo pa yung ID number ni customer para may assurance na yung ID talaga na yun eh sa kanya. At yung cellphone number ang napaka-importante. Yung 6-digit code kasi, binigyan ako ni customer ng cellphone number, doon ko i-re-register yung ID niya. Pagpasok ko, magki-claim si customer, bago ko siya ma-register, may papasok muna na 6-digit code doon sa cellphone number niya. Which is kailangan ko para ma-access ko lahat ng mga katanungan. Sino yung tao na to? Anong apelido? Middle initial kung meron, kasi may mga taong walang middle initial. Ilang taon, kailan ang birthday, etc., etc. So si customer, para hindi rin siya mahirapan at hindi rin siya mainis sa buhay niya na mag-aantay siya ng matagal sa susunod na mag-claim siya, dapat ingatan niya yung cellphone number niya. Pag na-register mo na si customer, sa susunod na magpapadala siya, wala nang tanong-tanong. Basta't kung ano yung apelido niya,
At yung cellphone number na pinrovide niya nung una, kahit wala siyang dalang ID, makakapagpadala na siya. Kasi bakit ka mo? Nakasave na yung data niya, picture niya, picture ng ID niya, nakasave na kay Smart Padala. So, balikan naman natin yung kaninang sinasabi kong nakakatakot at nakakagimbal kung ang gagamitin mo naman sa pagpapadala ni customer, eh, yung personal information mo, yung ID mo, cellphone number mo, pangalan mo, yan ang nakataya dyan eh. So, let's say si customer nagpadala. Ang perang ipapadala niya worth 50,000 pesos. Wala siyang ID. So, ikaw naman, why not? 50,000 pesos? Magkano bang kita sa 50,000 pesos? Mga 57.50. So, kung medyo naghahaman ka do sa 57 pesos na yon at gusto mong kumita agad-agad on the spot, nakapagpadala ka na 50,000, ginamit mo yung pangalan mo. Wala kang kamalay-malay. Drug money na pala yon. So, doon sa kabilang agent, kunyari, ako na naman yung si kabilang agent. Ganon din ginawa ko. Nag-claim yung customer ko, ginamit ko, yung pagkakakilanlan ko, yun ang in-input ko na claimer. Di mo naman masasabi kung matitrace na sa'yo nagpadala or sa'yo nag-claim. Pero ito ang natitiyak ko sa inyo. Kapag nagkaroon ng investigasyon at nagkaroon ng turuan portion na huli o nasabat yung customer na nagpadala sa'yo, tinuro, dyan po ako nagpadala. At na-trace kung kaninong account number pumasok. So, pumasok kay ganito sa account number ni ganito. Itong si account number na to, yung pinagpadalahan niya, eh ginamit yung pagkakakilanlan niya. Siyempre, wala kang alam. Hindi mo rin alam ako. Kung halimbawa ako yung nagpa-claim, hindi ko naman alam kung sino yung nag-claim kasi hindi ko ginamit yung KYC. Hindi ko siya pinadaan doon. Hindi ko kinuha cellphone number niya, hindi ko kinuha ID niya, hindi ko kinuha yung pangalan niya. So, ang lalabas na nag-claim nung drug money is ako. Nagigets niyo ba ibig ko sabihin? Sa investigasyon, ang lalabas na nag-claim ng pera, ako, dahil ginamit ko yung pagkakakilanlan ko. So, ang nakakatakot dyan, kung wala akong may turo, akong ikukulong. So, maaring magkaroon ng investigasyon, kung siswertihin ka, makakalusot ka. Pag hindi ka sinwerte, eh drug lord ang kalalabasan mo. Ngayon, ba ako naman nagpadala. Ganon din ang sistema. Hindi ko ginamit yung pangalan ni customer. Pangalan ko ginamit ko. Ngayon, na-trace sa kabila, nahuli sa kabila yung nag-claim ng pera. At tinuro yung agent sa kabila na dito po ako nag-claim. So, ako yung nagpadala. Hindi ko ginamit yung pagkakakilanlan ni customer. Ano mangyayari? So, ako drug lord ngayon. Kasi ako yung nagpadala ng pera. Bakit? Kasi sa akin nakapangalan yung ano eh, under ko yung 50,000. Nakakatakot isipin na naghahanap buhay tayo, nagninegosyo tayo ng parehas. Pero sa isang iglap, pwede pala tayong makulong. Eh lalo na kung ginamit sa pagpupondo ng armas. Mayat maya nagpapadala sa iyo, mayat maya nagpapadala sa iyo, nakikiusap, sige na, gamitin ko na lang yung pangalan mo, yung account mo, yung ni-register mong pangalan mo. Ikaw naman, dahil gusto mong kumita, okay na okay sa iyo. Sige, go. Okay, okay. Sa isang araw nakakapagpadala ng tatlong beses 50,000, so 150,000. Yung 150,000 na 'yon, magkano lang kikitain mo doon? Pag nakulong ka, kulang pa 'yon pampiyansa mo. Hindi kita tinatakot. Pero, dapat yan matakot. Kasi bilang negosyante, pinangangalagaan mo yung negosyo mo, pinangangalagaan mo yung pangalan mo. So, kung balak mong ituloy na paulit-ulit mong gawin, ikaw, nasa sayo yan. Sa akin, piece of advice lang naman. Well, yun yung mga isa sa mga sinasabing paraan para makaiwas ka
sa problema. Kasi di naman natin kilala kung sino yung mga customer na nakakasalamuha natin. So, dun sa mga customer naman, kung ikaw naman ay customer ka na nanonood nito, well, sana maunawaan mo kung bakit ganun kahigpit si Smart Padala pagdating sa pagkuha ng impormasyon. Pinangangalagaan namin yung negosyo namin at kayo, pinangangalagaan din namin dahil kung mawawala yung negosyo namin, mababawasan yung pagpapadalahan ninyo. Anyway, marami naman pwedeng pagpadalahan. Pero, meron bang ibang remittances sa bukid? Wala. Smart Padala lang pwede mong takbuhan. Kahit isla, magugulat ka pa. Uy, isla na to, may Smart Padala pa. So, diba, malaking kapakinabangan. Sana nalinawan kayo sa mga paliwanag ko kung bakit mayroong 6-digit code, kung bakit kailangan sa KYC dumaan lahat ng customers. Kasi nga, nakakatakot talaga. So kung ikaw, ginagawa mo to dati, magpapadala ka ng pera, ginagamit mo yung sarili mong pangalan, sinasabi ko na sa'yo, tigil mo na yan, tinataya mo yung pangalan mo sa panganib. At sana may natutunan kayo sa panonood ng video na ito. At kung ikaw ay mahilig sa mga ganitong klase ng content tungkol sa hanap buhay, negosyo, o kung ano pa man, pindutin mo na yung subscribe button and i-click mo na rin yung notification bell, at pagkatapos may lalabas doon, ang pindutin mo ay nasa pinakaibabaw yung all, para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. At like mo, share mo, kung meron ka mga katanungan, pwede ka mag-comment. At pag meron naman akong time, kahit na busy person ako at businessman, pag uukulang kita ng pansin, pag tutunan ko yan ng pansin, at gagawan ko pa yan ng vlog para sa'yo. Hanggang dito na lang. Bye-bye! Nagka-trike ka pa ba para magpadala? Nag-jeep ka pa ba para magpadala? Para malapit, magpadala! Mag-Smart Padala, padalapit lang!